Mahalaga ang gatas sa tahanan ng bawat Filipino. Kaya nga ngayong araw, sasamahan tayo ni Dr. Cyril sa pangongolekta ng gatas mula sa Carabao. 2 beses ang pangongolekta ng gatas sa Philippine Carabao Center. Merong sa umaga at sa hapon. Ngayong araw nga, hapon na tayong mangongolekta. Mga alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong haya sa Agri-Apudyan. Milking station ng PCC. Kasama ko po si Doc Cyril at ngayon tuturuan nila ako kung paano ang tamang pamamaraan sa pag-milk sa isang inahing kalabaw. Okay po. Bali, bago natin ipasok tong kalabaw dito sa milking parlor, nililinisan muna sa labas, maliliguan, patutuyuin. Tapos dito, pagpasok, nisprayahan nila ng iodine solution yung kalabaw natin para madisinfect yung kanilang utong. Pagkayari nun, pupunasan nila yung iodine. Ready? Papunasan na siya. Para masigurado natin na malinis yung utong, kasi in contact dyan yung gagamitin natin pang gatas. Kaya kailangan malinis siya. Pagkayari niyan, magpipiga sila ng 3 hanggang 5 kada suso. Para masigurado naman na yung dadaanan ng gatas ay malinis. Pwede ko subukan yan? O, pwede po. Paano yung tamang ano? Pigilan niya po muna doon sa taas, tapos saka yung piga. Kailangan mapipigilan mo siya sa taas kasi pag hindi mo siya mapipigilan, magba-backflow yung gatas. Okay. Paano? Hindi ko magawa. Ipitin. Yan, konti na lang. Ayun. Ayun. Nagawa ko na. Okay. Tapos po. So, yung pwede tapusin mo muna. So, lahat ng bawat suso, 3 hanggang 5 piga. Saka nila ilalagay yung panggatas natin o yung milk plaster. Ito yung meat processor natin. Okay. Paano siya ilagay? Itatapat lang natin. Doon po sa ano po? Yung kadulo, yung dulo-dulo. Dulo, ayun. Okay. At ito? Tapos ito. Ayun! So ito, madaling paraan na lang to, no? Hindi na to yung mano-mano. Kanina yung nagmano-mano ko, mahirap. Mahirap. Lalo po kapag madami tayong ginagatasan, mas maganda nakamakina na tayo para tulong din, mas mapabilis yung paggagatas. At the same time, mas ma-assure natin yung quality kasi nung gatas dahil napaka-minimal ng contamination. Oo. Malinis siya kasi... Nung siyempre sa pagpiga mo, hindi mo alam, di ba? At lalo na kung meron ka pang balde. Kasi diba? Pwede merong alikabok or dumi yung kalabaw na pumunta doon kapag balde siya. O kaya... Lalo na kung open do. At tapos itong milking parlor natin, itong milking machine natin, pagkayari na ito, nililinisan siya. Tapos bago ulit gamitin, dinidisinfect yan bago gamitin. Kaya assure natin na malinis yung gatas na nakukuha natin. Ngayon na kolekta na natin ang gatas, pupunta naman tayo sa Milka Creme. Dito, pinoproseso ang mga gatas na nakokolekta mula sa PCC at sa mga partner nitong kooperatiba. At ang Milka Creme compound ay isa sa mga dinadaanan ng mga bumibisita sa Nueva Ecija. Sikat din ito sa mga residente ng Muñoz at Kalapitbayan at Lunsod. Dito kasi sa Milka Creme, mabibili natin ang iba't ibang klaseng produkto na gawa mula sa kalabaw. Magandang tanghali po, Sir Sendo and Ma'am Amy. Welcome po sa Central Dairy Collecting Processing Facility ng Philippine Carabao Center. Tara po, pasok po tayo sa aming planta. Dito po nagsisimula ang lahat. Dito po pumupunta ang iba't ibang ating mga farmers na nagdadala ng gatas na kung saan ay amin pong tinatanggap. Meron po tayong physicochemical laboratory na kung saan meron po tayong quality control na nagtetest po ng gatas para po malaman po kung ito po ay pasado sa ating pong kalidad ng gatas. Bago po ay proseso ang gatas, kailangan po pumasa po muna sila sa different testing. Dito po, chinecheck po kung may dugo yung gatas, kung yes po ma'am, kung meron pong nana, or
kung mapapanis na po yung gatas na didetect po dito sa ating physicochemical laboratory. At pag po pumasa na, ay tatanggapin na po ang gatas at ilalagay na po siya dito sa raw milk cooling tank. Lagi lang po nating tatandaan na ang gatas ng kalabaw dapat hindi po napuputol yung cold chain niya para po magkaroon po ng magandang kalidad ang ating pong produkto. So ito po siya. Bakit may tumatapon na tubig? Ang nangyayari po ngayon ay nagkakaroon po ng CIP, clean in place, ma'am, na kung saan dinedrain na po yung water, yan po ay nasanitize na. Yung tubig po na lumalabas dyan ay sanitizer po yung tawag po dyan. Okay po. So after po dumaan sa raw milk cooling tank, ang aming pong planta ay mechanized. So less handling na po siya ng tao. So meron po tayong mga mixer, mixing tank. Ito po ay mixing tank para po sa mga chocolate milk. Meron din po tayong homogenizer na kung saan ito po yung para po yung gatas, hindi po humihiwala yung taba niya para po maging maganda po yung texture ng ating pong produkto. Meron din po tayong continuous pasteurizer na kung saan dito po natin pinapasteurize yung gatas. Yan naman po ay controlled na. So ito po ngayon, ang nakikita nyo po ay yung CIP po tinatawag. After po ng production, nagkakaroon po kami ng after CIP. Yan po ay hot water na kung saan nililinis po yung bawat linya. Uy, ito tapos na yung production. Yes, ma'am. So bukas po ulit, irarun po ulit nila yan. So after po ng production, yung planta po ay may different areas. Ito po is the processing area. Yung susunod po is the filling area. Tara po, dito po tayo sa filling area. Ito rin po yung aming mga cooling tank na meron po tayong 1,000 liters capacity. Ang planta po, kaya po yung mag-produce ng 1,000 liters per hour. Nakaka-receive din po tayo ng gatas ng 800 liters to 1,500 liters per day na iba't ibang co-op po yung nagdadala po dito. Ito ngayon, nililinisan nila. Yes po. Nakikita nyo po, yung mga stuff po ay lahat po ng gamit natin dito as stainless milk can. So, food grade po siya. So, nililinis po ng ating staff yung nagamit po nilang milk can, stainless can po. At sa area po na to, ito po ang filling area. Hali po kaya, pasok po kayo sa filling area. Ngayon po, ongoing po yung production ng pasteurized milk. Ito pong mga milk na to, ito po yung pinapamigay natin sa mga batang malnourished for the milk feeding program. Ang planta po kasi ay hindi lang po kami manufacturer, kami po ay toller. So, ito po ay pinapagawa po ng ating mga co-op na hindi pa, wala pa pong kakayahan na mag-produce po ng sarili nila. Opo. So, ang ginagawa po ni planta ay tinutulungan po namin sila. Kami po yung nagtotol para po sa kanila. Yung ginagawa po nila na yan, pipick upin po yan ng cooperative at i-deliver po sa school at sa mga ano po, sa ating pong mga munisipyo. Ay, ano to? Binebenta? Binebenta po ng mga cooperative. So, yun po. Ito po yung pasteurized milk po ang tawag po dito. Pure, ito pure tong ano, yes, malabaw milk. Yes po. At yung mga ibang area po ay meron din po tayong ice cream area, meron din po tayong cheese area. Ang tawag po dito is automated filling machine na kung saan ay automated na po siyang nagpapak. Kami po ay nagpo-production po ng 25,000 to 30,000 per day. Ilang grams to? ml? 200 ml po ito per sachet. 200 ml po per sachet. Whole milk. Sa kanila na rin yung design. Ito po ay standard design para po sa lahat po ng milk feeding. Nag-deped po NDSWD. Oh, ito yung sinasabi ni director kanina. Okay. Ang project nila na mapainom ng gatas yung mga bata. Yes po. Opo. Dito po sa area na to, ongoing naman po yung production ng pastillas na kung saan yung aming pong pastillas is the soft candy na purong gatas ng kalabaw. Ito po ay ube flavor. At ito naman po is the original flavor. So milk pa lang po siya. Ang pagluluto po ay umaabot po ng halos 8 oras. 8? Yes po, ma'am. 8 oras. So, a 50 liters capacity na hanggang 8 hours po siya maluluto. So after po noon, mamaya ipapakita po ni ma'am kung paano po mag-pack.
Gusto niyo po subukan mamaya? I-try natin yan. Yes, ma'am. Ipapak po yung challenge natin. Yes po. Mamaya po ipapak po natin yung pastillas dun sa pastillas room. So, mga ilang oras na yan? Yung ganyang texture? Ang ganito po ay nasa 2 oras pa lang yan, ma'am. So, gabi pa siya mahahango. Hanggang gabi may tao kayo dito? Yes po. Ito? Ito po. Medyo lumalapot na po siya, mga nasa 4 oras na po. Ito po, pahango na po later ito. Mamaya po hahanguin na po siya. Gahalo kayo ng sugar? Sugar lang, ma'am. Oh, white? Yours? Opo. So, yun po. Sa kabilang area naman po is the ice cream area and the cheese area. Okay. Ito po yung ice cream area. So, wala pong production ngayon. Pero makikita po natin yung tabletop gelato machine po namin. Mm-hmm. Ang kaibahan po ng ibang ice cream sa ice cream na gawa sa gatas ng Kalabaw is very creamy po yung ice cream. Kasi po ang fat content po ng gatas ng Kalabaw ay sobrang taas, 7% po. In this area naman po is the cheese area, mm-hmm, na kung saan gumagawa po kami ng different cheese like quesong puti, mozzarella, and gouda cheese. So, meron din, makikita niyo po sa area na to, meron po siyang mga maliliit na machine. So, ayan po ang tawag po namin dyan is a batch pasteurizer, na kung saan same po siya as a continuous pasteurizer, pero pag maliit lang po na volume, yan po yung ginagamit. So, yung mga cooperative po natin, ganyan po yung mga gamit nila. So, maliliit na production, ganyan po yung itsura ng mga machine. Nagamit po nila doon. Yung butter, ano yan? Gumagawa din po kami ng butter. Meron po kami butter churner and fat separator. Available din po ang non-fat milk sa ating store. Mm. Okay. So, yun po. So, wala din production ng cheese? Yes po. Sige. So, pupunta na po tayo sa pastillas packaging room na kung saan makikita po natin kung paano ipack po yung pastillas. Andito na po tayo sa pastillas packaging area na kung saan ay makikita na po natin kung paano po ipack po ang atin pong pastillas. Welcome po sa pastillas packaging area. Makikita po natin ang atin pong mga staff na nagpapack po ng pastillas. So, meron pong pandan flavor. Yung color green po is a pandan flavor. Yung violet po is the ube flavor. Ube, and ito po yung original flavor. Ito po si Mia po ay working na po siya dito for more than 8 years. So, ituturo po ni Mia. Miss Amy, gusto niyo pong i-try? Sige, subukan ko muna. Pero susunod din si Kathy. So, ituro mo ba step by step niya? So, ang bali po, ang tawag dito is a Japanese paper. Meron po siyang Japanese paper and bond paper. Is yung isang box po kasi is 120. Opo. So 8 grams po siya and naka ang tawag po dito sa PP bag, naka-cover na po siya ng PP bag and ilalagay po niyang ganyan. Po niya ilalagay sa box. Alam mo madali no. Mabilis ang ginawa. Tapos meron po kaming tinatawag na inner and outer box. So ito po siya. So, ito po yung outer box, ito po yung inner box. Oo, so, ang ganda ng packaging. So, tapos ipapasok lang po sa loob, tapos ipupull lang po siya pag po nakainin na. Ayun. Oh, pwede so, na pamigay sa Pasko. Yes po. So, ito na po yung finished product po ng atin pong pastillas. Isa po sa pinaka-best seller ng Milka Cream Store. Okay, sige. Subukan nga natin kung kakayanin. O ma'am, try po. Baka ma-BO kayo dito pag ako yung gumawa. Bad order. Ay, magka-alcohol tayo. Ayan. Thank you. Ayan, para sure na ma-linis ang ating mga kamay. Tama po, no? Papel de hapon. Tapos ito. Baka po, ma'am, bond paper. And then, ito. Yes, ma'am. Tapos may measurement dito. Bali, parang half-inch po dito. Tama. Hanggang dito. Ito po yung, dito po kayo dito. Hindi pala. Ito po. Okay. Tapos, ano yung ginawa mo kanina? I-ikot nyo lang. Iga ganun? Yes, ma'am. Ikot nyo, ma'am.
pasok nyo po sa gilid. Okay, nice. Yan. Sino man po makakakuha na to? Tama na ba siyang ganyan? Opo. Oh. Kasan gusto nyo po sa inyo na to? Mas lalakihan pa yung bilog. Ah, sige, sige. So, half inch dito. Ayan. Half inch. Ito. Tapos, igagano natin hanggang dito lang. Pantay yung dalawang band paper. Hindi po. Bali, ang magpapantay po, itong dulo niya. Ito po. Ah, okay. Papantay dito. Alam mo na, Ma'am Amy, kung gaano sila katagal nagtatrabaho dito. Nga po. May quota ba sila, Ma'am? Yes po. Ang mga nagpapastillas po is quota-based po per box. Pero yung salary po naman is hindi quota-based. Oh. So, yun lang pong output nila per day. Hindi talaga siya madali kasi. Ayan. Tingnan nyo nga po, tama po ba? Bakit parang hindi ko siya makuha? Sige, try natin ulit. Patingin nga po ulit. Okay. At magaan lang po yung pagbilo niya para hindi po siya mag-itip. Opo. Okay. Para kahit po nasa box siya, maganda pa rin po yung quality kung paano po siya hinulma. Tama po po. Ito. Ayan. Tapos, ipinold siya dito. Okay. Ganyan. Okay. Ganyan. Para nakukuha ko na po. Ilan po ang quota? 120 boxes po per day. Willing to wait po ba kayo? Ay, hindi pa rin. Kasi ano kayo nga, tingnan natin. Parang hindi ko siya kaya i-perfect. Kasi mga ni Kasendo, ayan. Hindi siya madali. Alcohol po muna. Alcohol daw po muna. I-disinfect natin yung glove. Ayan. Sige nga, tingnan natin. Baka mas magaling sa akin si Kasendo. Kasi no, piniyot mo na agad. Ito. Makikita din po natin yung pastillas na gawa sa gatas ng kalabaw. It's very white. Oo. Opo, kahit po wala po siyang other powders na hinahalo, maputi pa din po siya. Sige natin kasi mas maganda yung gawa. Bumukas po. Oo. Huwag tatabihin natin yung gawa natin kasi. Ito yung sa akin. Ito yung kay Kasendo. Sige, tignan nyo kasi mas maganda yung gawa. Pero tingnan niyo yung loob. Kasi ano to, casualty tawag natin dito. Hindi po siya madaling gawin. Yes po. Kaya po nga skilled po yung tawag sa kanila. So talagang ano po talaga, practice. At ang mahirap pa po doon is meron pong quality control na nag-check dun sa mga ginagawa, kung pass or failed. So, kaya po yung mga staff po dito ay talagang mga, dito na po sila. Sila na po talaga yung mga haligi ng planta. Oh. Planta po is 12 years na po siya. At layo po siya nung 2012. So, meron po tayong mga staff na 10 years na, 8 years, 7 years. So, halos sila na po talaga yung nag-start. Kaya po, kabisado na po nila yung quality. Opo. Gano'n ko po katagal bago natuto sa ganyan? Ano, Ma'am? 1 week po. 1 week? 1 week training po. Nagsimula ka din sa ganito. Opo. Sa mga gumawa na may ganyan. Kaya sulit yung bayad dun
So, in-order pa ka nila. Oo, yung presyo. Kasi skilled talaga yung gumawa. Opo. Tsaka po yung mga produkto po natin ay dumadaan po siya sa microbial testing. Meron po tayong micro laboratory. Meron po tayong quality assurance na nagtetest. So, ini-inform din po sila kung pag po madumi or hindi po maayos yung pagkakagawa nila. So, nare-remind po sila. Yung mga staff din po natin ay dumadaan po yan sa mga trainings. May good manufacturing practices training po sila yearly. And meron din pong mga 7S training. So, lahat po sila equipped po sa knowledge kung paano po patakbuhin ng maayos yung planta. Ito pala yung tandaan. Sila din po. Manual po nilang hinuhulma po yan. Ito po, makikita niyo po kung paano. Okay. Ayun. Yung butas po na yan, may sukat na po yan. So, bago po sila mag-start, tinitimbang na po nila kung gano'n po kadami lalabas. Meron po bang pagkakataon na na-tempt kayong kumain ng isa dyan sa mga ginagawa? Nagsawa na po sila. Nagsawa na. Nagsawa na. Iba po yung ang packaging po nito ay hindi po siya naka-box. Ang tawag po is a pastillas box na kung saan ito po ay naka yung plastic pouches po. Ito po ay 75 grams lang. Siya po kasi yun po kasi 120. Opo. 80 grams. 180 grams. Opo, 80 grams po isa. Yung pack pero pag naka-box na po is ano na 100. Opo. Okay. Ito po siya, kaya po siya ganyan kaliliit. Tapos mas madami po siya laman. Opo. Ito po, ayun, parehong flavor. Parehas po, parehas po. Tapos po sila, naka-box po, ito po naka-box. So, ganun po yung... Ano ang market nyo? Ang market po is the store. Mm-hmm. Tapos po si store po, may mga resellers po siya na kumukuha. Actually po, kahit po yung stores lang, sobrang laki po nung aming market talaga. Like po ito, sa isang buwan po, halos nakakabenta kami ng more than 1,500 boxes, 1,000 packs. Dati po kasi pinaproblema ni farmers kung saan nila dadalhin yung gatas. Oo. Ngayon po, dadalhin lang po nila dito sa planta as collecting facility. Kami na pong bahala mag-market and mag-produce po ng product na galing po sa gatas ng kalabaw. Ganun. Ang kinikita ng Milka Cream, saan naman nagpupunta? Si Milka Cream po at si planta ay hindi po siya business-oriented. Kami po ay techno-demo. Yes. So, yung nare-receive po namin gatas, yun po yung ginagawa namin product na ina-out sa Milka. Yun po pinagbebentahan ng product, yun po yung binabayad namin sa farmers sa gatas po nila. So, binibili po namin ng mas malaking halaga yung gatas para po sila po yung kumita, hindi po si Milka Cream tsaka po si planta. Techno-demo lang po yung building at yung store po para makita, hindi po sila mapanghinaan ng loob maggatas. Yun po talaga yung objective ni PCC. Oo, kasi ang bilis mapanis ng gatas. Yes, ma'am. Diba? Sana yun. Tapos good quality pa po yung pinuproduce natin. At yung mga ibang co-op po, ito po yung parang ginagawang parang knowledge na dito po sila kumukuha kung paano mag-i-start. So kami small po yung business na nila. Yes po. Kami po yung nag-i-start, sinishare po namin sa kanila. Lahat po ng formulation ng produkto, lahat po yun nakashare sa kanila. Kung sino po yung, kahit po sa private, kung sino po yung gusto na mag-start po ng Carabao's Milk Business, nagle-letter lang po sila kay director and kami po bibigyan po namin sila ng assistance, kung ano pong klaseng training, kung gusto po nila mag-train ng pastillas, paggawa ng keso, paggawa ng choco milk, yun po, binibigay po namin lahat. Wala po bang tagagupit lang dito? Doon ang magaling kasendo. Ayan. So, iba pa yung sa yogurt natin, no? Dito rin po ginagawa yung yogurt. Ngayon po kasi is Thursday, wala pong schedule ng packing. Mm-hmm. Sayang po kahapon sana makikita natin. Wednesday po ang packing ng yogurt. Dito rin po ginagawa lahat sa planta. Diretso ang mga ito sa tindahan ng Milka Cream products na ilang hakbang lang mula sa factory. Kasendo, dito nga tayo sa Milka Cream at nakita natin itong mga produkto na to sa harapan natin. Parang nakakatakam, no? Meron tayo dito kesong puti, mozzarella di buffalo. Ito yung mga pastillas natin kanina na binabalot. Ewan ko kung isa yung nabalot natin dyan. Yung balot natin kanina. Tapos yung yogurt, meron sila yung ibang flavors. Tapos ito yung bago, meron silang itong mga meat to. Carabao meat, ito yan. Bilang suporta sa mga nagkakalabaw, sinimula ng PCC ang Milka Cream.
kung saan makikita ng mga gustong magnegosyo ang mga posibilidad kung paano ay bebenta ang kanilang mga produkto. Kahit sino ay iniimbitahan dito para makatikim at masubukan ang mga produktong mula sa Kalabaw. Ito yung mahirap magbalot. Oo, na-appreciate ko yung pagkain na to kasi na-realize ko hindi siya madaling ibalot. Ayan. Ang puti, no? Makikita mo, pagka purong gatas po ng Kalabaw, puti talaga siya. Puting-puti siya. Mmm! Sa ibang lasa. Sarap. Pero ano po yan, ha? Meron silang flavor na leche. Tapos, ito de leche din na mocha. Mocha. And ube. Tapos, pandan. Pandan. Yan. Ang bestseller daw nila itong leche. Ito yung tinikman din natin. Sa kanya sinubukan natin ibalot na hindi natin nabalot ng maayos. Ah, choco. Ay, balita ko, yan ang bestseller. Ito yung pinaka-mabenta. Mm-hmm. Umuulit talaga ako ng pastillas. Ito is choco, very creamy, kasi talagang mas mataas ang fat content. Naalala ko lang noon, nung mga high school or college ako, marami sa mga kaklase ko, pag dumadaan ng Muñoz, eh, pumupunta dito kasi masarap nga talaga yung yogurt saka yung pastillas nila. So, hanggang ngayon po, pagka Nina, di ba, namadaan tayo. Yeah, daming tumadaan dito. Sinasadya talaga ito. Yes. Maganda nga kasi ang problema ng mga farmer ngayon, lalo na sa pagkakalabaw, is saan ibebenta yung mga raw materials nila, katulad ng gatas. Eh, alam naman natin na yung gatas madaling mapanis. So, kung hindi nila mapaprocess yon, ilang oras lang, hindi na nila mapapakinabangan. Kailangan i-pasteurize talaga. Yes po. Kaya, hindi ganun kabilis din. Kaya talagang pasalamat ng ating mga ka-farmers, mga ka-agri sa PCC dahil meron tayong Milka Cream na siya nagiging outlet para sa kanilang mga produkto. Yes. Kaya no, dapat malaman ng mga taga-ibang lugar na talagang itong project ito is maganda. Opo. At hindi lang dito sa Muñoz, pati sa buong Pilipinas, meron mga reseller na rin eh. Yeah. Yan, pwede na sila makabili. Kaya nga sa ating mga ka-agri na gustong magnegosyo, lalo na yung mga may Kalabaw, maraming institusyon na gustong tumulong sa inyo. Kagaya ng Philippine Kalabaw Center na makakatulong no, sa ating mga farmers. Basta negosyong saling sa Kalabaw, agree ako dyan.